Tayo pong lahat po ito ngayon, mahal. Tayo po'y magigal ang salita ng Diyos na ating pong mapakinggan sa mga oras na ito. At akin na pong binibigay po ang buong pagkataon sa ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Edwin Monte. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po ating mga kapatid, my beloved co-preacher, beloved brother Amelita Sarmento. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po isama-sama pong manalangin. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, o Diyos, hallelujah. Kami po'y nagpapasalamat malapinon sa araw nito, malapinon, hallelujah. Sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na, higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis na presensya, malapinon, hallelujah. Malapinon, maraming salamat po sa araw nito, malapinon, hallelujah, na aming pagdiriwang, ipinagdiriwang, malapinon, hallelujah. Hallelujah, ang 21st anniversary, malapinon, ng Talipaw Victorious Peace Mission, malapinon, nagpapasalamat po kami sa mga himalang ito. O Diyos, maraming salamat, malapinon, sa mga pagpapalang ito, malapinon. Hallelujah, sa mga oras po ito, malapinon, ikaw maglagay, makatagas sa aking mga labi, malapinon, lang isang mga salita mo. Sa unang dalangan ay puminamahal, ginagala, aming mga pastor, aming sinasaway ang lahat ng demonyo ng pagalinlangan, demons of belief and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise God, puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at kayo makabalik, mga minamahal ko, sa inyong mga kinupuan at bagong lahat, aking pinapabot, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagsamba sa ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And I give double honor and respect to our dearly beloved, honorable pastor, evangelist, Willy Strada Almeida, the end time prophet of our loving God, and always remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved esteemed pastor, Lina C. Almeida. Praise God, hallelujah, and also the beloved children, the whole family, sa lahat po ng kanilang mga beloved children, purihin po ang ating dakilang Diyos, hallelujah, palakpakan natin ating mahal na Panginoon, hallelujah, sa ating minamahal, mga kapatiran, ating mga beloved viewer, mga minamahal, purihin po ang ating dakilang Diyos, and also my beloved co-preacher, mga minamahal, sa aking mga sa lahat po na ating minamahal ng mga kapatiran, praise God, hallelujah, and also my beloved wife, purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, purihin po ang ating dakilang Diyos, tunay po na tayo po ipinagpala ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. Everybody say, praise the Lord. At akin din pinapabot, mga minamahal ko, ang aking pagbati ng happy, happy, praise God, hallelujah, 21st Church, oh, 20 Talipaw Peace Mission Anniversary, mga minamahal ko. Puri po ang ating dakilang Diyos. Tunay po, napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ating pinagdiriwang ang araw na ito, mga minamahal. Hallelujah, praise God, hallelujah, na ang ating gawain, mga minamahal ko, throughout the Philippines, mga minamahal ko, maging sa ibang bansa, ay pinagdiriwang po natin, mga minamahal ko, ang 21st Anniversary, mga minamahal ko, ng Talipaw Victorious, mga minamahal, Peace Mission, tunay po, pinagpala ang mission na ito. Amen? Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sa atin ng mga mananampalataya na huwag natin kalilimutan ang mga himalang ito, mga minamahal. Praise God. Sabi natin, dearly beloved, noble pastor, upang tayo po'y mamalagi sa paglilingkod sa Diyos, mamalagi tayo, mga minamahal, na tayo po'y mainit aglilin ko sa Diyos, yung mga himala ng mahal na Panginoon na atin nasaksihan, yung mga himala ng Diyos sa buhay natin, huwag nating kalilimutan yan. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Huwag natin kalilimutan. Kaya sabi ng Biblia, dito po tayo sa 1 Chronicles chapter 16, verse 12. Kindly po sa ating mga Bible reader. Amen. Praise the Lord. From the book of 1 Chronicles chapter 16, verse 12. Remember his marvelous works that he had done, his wonders, and the judgment of his mouth. Amen. Unang Kronika, Kapitulo 16, ang talata po ay 12. Alalahanin ninyo ang kanyang kamanghamanghang mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Amen. Amen. Praise God. Remember his marvelous work that he had done, his wonder, and the judgment of this mouth, mga minamahal. Na ang sabi ng Biblia, praise God, na inyong alalahanin ang kanyang kamanghang mga gawa
na kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghan at makakatulan ng kanyang mga bibig, mga minamahal ko. So nais po ng ating dakilang Diyos na ating alalahanin ang mga kamanghamangang gawa ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sa araw na ito, mga minamahal ko, hallelujah. Today we are celebrating the 21st anniversary of the victorious Talipa Peace Mission, mga minamahal ko. Hallelujah. Mga minamahal, 21 years na ating ipinagdiriwang ito. Itong tagumpay na ito, mga minamahal ko, itong himala at kamanghamanghang gawa ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Huwag natin kalilimutan yan, mga minamahal. At lalong nakilala ang banal na gawain na ito, mga minamahal ko, sa mission na ito, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Na sinasabi nga nila, napaka-imposible, mga minamahal ko, ang mission na ito, mga minamahal. Subalit, tandaan po natin, mga minamahal ko, ang kasama ng ating dearly beloved, notable pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, and the 12 prayer warrior, mga minamahal ko, tandaan po natin, kasama nila ang ating dakilang Diyos sa mission na ito, mga minamahal. Embrace, praise the Lord. Napaka-imposible sa tao, mga minamahal ko. But God, nothing impossible, mga minamahal. Hallelujah. Huwag natin kalimutan. First of all, God has planned for this mission, mga minamahal ko. Ang Diyos po ang may plano ng mission na ito. Hindi yung plano ng tao ito, mga minamahal. Sapagkat kung plano lang ng tao, hindi magtagumpay. O marami nagplano during the time, mga minamahal, na maraming gustong pumunta doon sa mga Abu Sayyaf na yan, sa Talipa Hulo, mga minamahal ko. Bakit? Maraming gustong tumulong doon, mga minamahal. Iba't ibang klase ng pananampalataya. Mga minamahal. Ngunit sila po'y nabigo, mga minamahal. Bakit? Plano po nila yun. May mga evangelist, mga minamahal, mga pastor, subukan nilang pumunta roon para ibahagi ang kabutihan ng malapay noon. Para magkaroon ng kapayapaan sa lugar na yon. Pero sila nabigo, mga minamahal ko. Sa paanan pa lang ng bundok, mga minamahal, ang ilan ay nangamapugutan na ng ulo, mga minamahal. Sila ay nangamatay na, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang plano nila ay plano lang nila, mga minamahal. Hindi plano ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hindi plano ng Diyos para sa kanila. Kundi ang planong ito ng matagumpay na mission na ito, mga minamahal ko, ay para po, hallelujah, sa ating dearly beloved notable pastor, evangelist Wilde Estrada Almeida. God lead us, our beloved notable pastor, evangelist Wilde Estrada Almeida, the mission, mga minamahal ko. Hallelujah. Ang Diyos ay may plano. Kaya ang Diyos ang nag-guide sa kanila, ang gumabay sa kanila, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Pinagplanuhan ito ng ating dakilang Diyos. Hindi basta sila pumunta roon, hindi basta sinubo nila ang kanilang buhay doon, mga minamahal. Ang ating dearly beloved, normal pastor, mga minamahal ko, pinaghahandaan yan, mga minamahal ko. Paanong paghahanda, mga minamahal ko? Mahabang pag-aayuno at pananalangin. Everybody say, praise the Lord! Bago sila dalhin ang malapit nandun, nakaready na sila. May pag-aayuno at pananalangin. Pero yung mga nag-attempt na pumunta rin at umakyat, mga pastor, mga evangelist, mga minamahal ko, anong dala nila? Wala man silang panalangin at pag-aayuno, kaya hindi sila nagtagumpay, mga minamahal ko. Nangamatay lang sila, mga minamahal ko. Dahil ang mga bandidong Abu Sayyaf na yun, mga minamahal ko, ay talagang sila'y matatapang, mapabangis, mga minamahal. Hallelujah. Walang pagkilala sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Pero ating dearly beloved noble pastor, kasama ang 12 prayer warrior, mga minamahal ko, dala-dala nila, mga minamahal ko, hallelujah, ang pananalangin, pag-aayuno, ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang kanilang dala, mga minamahal. Kaya tinawag na mission impossible, sapagkat sila po, mga minamahal ko, ay inutusan ng malapay noon at nagpunta sila doon sa kuta ng mga leon, mga minamahal. Hindi biro, mga minamahal. Ang panahon na yon, mga minamahal, na sila'y umakyat dun po sa Talipa Hulo.
2000, year 2000, mga minamahal. Hallelujah. Ang mission na ito, mga minamahal, nung sila'y pinakyat ng ating dakilang Diyos. Nung sila'y makyat, mga minamahal, habang sila'y naroon, ang ating beloved ng pastor, Lili si Almeda, mga minamahal. Habang ating mga pastor nandoon sa Talipa, mga minamahal, walang humpay na pag-aayuno at panalangin ang ating beloved ng pastor, mga minamahal. Walang humpay na pagpupuri ang ginagawa namin, mga minamahal ko. Habang sila nandoon, ating beloved ng pastor, inutos sa amin lahat, in-lead lahat, mga minamahal ko, na magpuri sa mahal na Pinoan at pag-aayuno habang sila'y nandun, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Kaya naman, mga minamahal ko, praise God, ang mission na ito ay nagtagumpay, mga minamahal. Everybody, praise the Lord. Nung sila'y naroon, mga minamahal, ang mga busayap, walang magawa sa kanila. Actually, nung magkatapos sila mag-ayuno ng mahaba, mga minamahal, pagdating nila doon, pinag-ayuno pa sila. Mga minamahal, tinesting kung talagang sila'y mga sugo ng malapay noon, pinag-ayuno pa sila. Pero nakita nila, mga minamahal ko, tatlong araw hindi kumakain, sampung araw hindi kumakain, mga minamahal ko. Nagulat sila. Sila sabing, buhay pa ba kayo, mga minamahal? Pero nagulat sila, mga minamahal ko. Isipin mo, 40 days, mga minamahal ko, na hindi sila kumakain, mga minamahal. E 10 days pa lang, nagulat na sila. Akala nila mga patay na, mga minamahal. Sapagkat, alam nila kapag ang tao hindi kumain na tatlong araw, eh lalo na 10 araw, mamamatay ang tao, mga minamahal. Pero nagulat sila, mga minamahal ko, ang grupo ng ating dearly beloved na pastor, mga minamahal ko, hallelujah, 10 days na, mga minamahal ko, nagpupuri pa sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Oh. Eh bago yan, bago sila umakit, may mahaba na silang pag-aayuno, mga minamahal. Eh nagulat sila, mga minamahal. Sila'y dinala ng mahal na Panginoon doon upang dalhin ng mabuting balita. Kinakatakutan ang lugar na yan, mga minamahal ko. Oh, dahil hindi ka talaga mabubuhay doon, mga minamahal. Walang sinasanto yung mga abusayap na yun, mga minamahal, na hindi nakakilala sa mahal na Panginoon. Oh, kung paano, si Daniel, mga minamahal ko, ay dilala sa mga yungib na mga leon. Ang mga busayap na yon, mga minamahal ko, ay pinaamo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Just like of Daniel, mga minamahal, dito tayo sa book of Daniel chapter 6, verse 16. From the book of Daniel, chapter 6, verse 16. Amen. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God, whom thou servest continually, he will deliver thee. Amen. Mula sa aklat ng Daniel, kabatang 6, talang 16. Na magkagayon, nagutos ang hari, sa kanila'y dinala si Daniel, at hinagi siya sa yungib ng mga leon. At ang hari nga ang nagsayta, ang nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos ay pinaglilikuran mong palagi ay siyang magliligtas sa iyo. Amen. Amen. Praise God. Ito po ang pinangawahan ka ng ating dearly beloved na Lord Pastor. Nung sila'y pumunta roon, mga minamahal ko, nandun ang kanilang pananampalataya, pagtitiwala sa mahal na Panginoon, hallelujah, na hindi sila pababayaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung paano si Daniel, nung hinagi siya doon sa yungib ng mga leon, ang leon na yun ay mababangis, mga minamahal. Katulad ng mga busayap, sila ay mababangis. Ang mga tao doon, walang kinikilalang Diyos. At lagi may pagbabanta sa buhay nila, na minsan, mga minamahal ko, ang grupo ng ating dearly beloved na buong pastor, Evangelist Willie Star Dalmeda, and the 12 prayer warriors, sila po, ay pinagbabaril, mga minamahal. Mga minamahal. Ngunit ang kanilang mga baril,
ay hindi nagtagumpay, mga minamahal, hallelujah, sa tunay na propeta ng Diyos, mga minamahal. At doon, sa mga kasamang 12 prayer warrior, mga minamahal. Napakasarap pag-usapan ito, mga minamahal ko. Hallelujah. Na talagang sa panahong ito, mga minamahal ko, taon-taon ipinagdiriwang natin yan. Isine-celebrate natin yan, mga minamahal ko. Kaya na sa ating mga panahon ngayon, hindi tayo nagkakasama-sama, mga minamahal. Dahil sa pandemyang ito, mga minamahal. O, taon-taon talagang ating kinasabikan yung taon-taon na tayo po ay nagsasama-sama doon sa Manila, sa Luneta, mga minamahal ko. O, na ating napapakinggan, mga minamahal ko, ang mga himalang nangyari, mga minamahal ko, nangyari doon sa Talipaw Hulu, mga minamahal ko. Atin napakinggan ng live ang mga patutuo na 12 prayer warrior, mga minamahal ko. Especially our dearly beloved Norbo Pastor, mga minamahal ko. Hallelujah. Ngunit ang mga himalang ito, mga minamahal ko, ay wag dapat mawala sa atin, mga minamahal ko. Praise God. So nandyan lang, mga minamahal ko. Hindi natin makalimutan ito. Pagbukas ng cellphone natin, mapapanood natin yung mga himala na yan. Mga minamahal. So lagi nating tingnan ang kabutihan ng Diyos. Lagi nating sariwain ang mga himala ng Diyos sa buhay natin. Ever say praise the Lord! Sabi natin, dear beloved na Pastor, kaya minsan ang Kristiyano nangihina sa paglilingkod sa Diyos. Nakakalimutan nila. Kinakalimutan nila ang mga himala at kabutihan ng Diyos sa buhay nila, mga minamahal. Ang daming mga himala sa buhay natin na huwag natin kalimutan, mga minamahal ko. Sa ating pananagawain lang, yung mga tagumpay at mga himala na nangyari sa ating pananagawain, mga minamahal ko, ito po, hallelujah, ay huwag natin kalimutan, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal ko, ay laging manatili, mga minamahal ko, na malakas sa pananampalataya, hindi nang hihina, hindi nang lamig sa paglilingkod sa Diyos. Oh. Praise God. At nangyari mga himalang ito, mga minamahal ko, kung saan sila'y pinagbabaril at di nagtagumpay ang mga busaya, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Totoo ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Dito po tayo sa book of Isaiah chapter 54 verse 17. Even from the book of Prophet Isaiah chapter 54 verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Amen. Aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 54, talata po 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila nagagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang manan ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanyang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Amen po rin na malapinan. Nangyari po ang sinasabi ng Biblia na kung saan walang almas na ginawa laban sa iyo na pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo, mga minamahal ko. Walang nagtagumpay na almas ng tao, mga minamahal ko. Hindi nagtagumpay mga baril, mga busayap, mga minamahal ko. Hallelujah. At hindi lang yun, mga minamahal ko. Hallelujah. Ang nangyari doon, hindi lang mga baril, mga busayap, mga minamahal ko. Oh. Praise God. At nung nagplano ng ating mala presidente during the time, mga minamahal ko, nung presidente pa noon, mga minamahal, ating minamahal na president, mga minamahal ko, Erp Estrada, mga minamahal ko, na talagang i-assault na. Talagang yung lugar na yon ay talagang wasakin na, mga minamahal ko. Pulbusin na yon, mga minamahal. At pinaulanan yan ng mga bomba, mga minamahal ko. Bala, mga minamahal, talagang wawasakin ang lugar na yon. Ang mga busayap, mga minamahal ko, hallelujah, ayon sa kanilang mga patotoo, nagtatakbuhan yan. Ang iba, tumatakbo sa grupo natin, mga minamahal. Hallelujah. Sila yung nangabuhal. Ang mga tao, mga minamahal ko, mga busayap na nagtakbuhan, iba, nangamatay na, mga minamahal. Talagang,
Halos mawasak na ang lugar na yon. Pero, maminamahal ko, ang ating mahal pastor, the 12th prayer yung maminamahal ko, hallelujah, umuulan ng bala, mga bomba, maminamahal ko, ang grupo ng ating mahal pastor, sila po'y pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos, maminamahal ko. Napaka-imposible makatakas sila sa ganun sitwasyon, maminamahal ko. Pero sila po, maminamahal ko, ay pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Sila ay nakauwi, maminamahal. Kumpleto ang grupo, maminamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Marami mga news. Nung nandun sila, sabi nila, napugutan na. Maminamahal ko. Pero ang ating beloved ng pastor patuloy nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon na hindi sila papabayaan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat ang dala nila ay ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, ang salita ng Diyos, mga minamahal! At ang mga grupo ng mga hostages, sila'y pinalaya, pinalambot ang kanilang mga puso, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Napakabigat na problema ng ating bansa sa panahon na yon, mga minamahal ko, hallelujah. Ngunit ang mga himalang yon ay kinalimutan ng mga tao. Kinalimutan, maminamahal ko, ng ating mga kababayan, maminamahal ko, na merong tunay na propeta ng ating dakilang Diyos, maminamahal. Hallelujah! Na ginamit ng mga lapay noon upang ipatotoo at ipaalam sa kanila, maminamahal ko, na merong Diyos na buhay na dapat natin pagkatiwalaan, maminamahal! Itong problema na itong pandemic na ito, maminamahal ko, hallelujah, wala ito sa mahal na Panginoon. Kung magtitiwala lamang tayo, kung magtitiwala lamang ating gobyerno sa ating mahal na Panginoon, ang problema ito, kayang lutasin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, kung paano naging matagumpay, naging successful ang mission na yan, mga minamahal ko. Hallelujah. Ay maranasan po lahat ng mga mananampalataya sa buhay natin. Mga minamahal, na tayo lamang ay matutong magtiwala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nasabi ng Biblia, huwag natin kalimutan yung kamanghamangang gawa ng Diyos sa buhay natin. Maraming ginawang malapit sa buhay natin. Mga minamahal, balikan natin ating buhay ng araw. Mamamatay na tayo sa karamdaman. Ang ilan sa atin, mga minamahal, pero nakilala natin ang mahal na Panginoon, maminamahal. Hallelujah. Yung karamdaman ay kamamatay natin, yan ay inalis at pinagaling ng ating dakilang Diyos. Nakalimutan ng ilang, mga minamahal. Noong araw, walang kapayapaan ang iba sa atin. Gulong-gulo ang buhay. Magulong tahanan. Nandun ang mga bisyo, mga minamahal ko. Pero ngayon, tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos. Yung mga himalanay na ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin, ito yung gusto ng mahal na Panginoon na lagi natin sariwain. Everybody say praise the Lord. Alalahanin, mga minamahal, sa paanong paraan, mga minamahal ko. Lagi natin ihayag yan, ipatutuo yan sa mga tao na hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Patunayan natin sa kanila na merong Diyos na buhay. Merong Diyos na nagpapagaling, nagpapago ng buhay ng tao. Huwag natin kalimutan yan, mga minamahal. Praise God. Mga himala ng mahal na nasaksihan natin sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung paano ang ating dearly beloved honorable pastor ay nilid ng ating mahal na Panginoon, ginabayan ng mahal na Panginoon, at ang 12 prayer warrior, mga minamahal ko, upang kumbinsihin ang Abu Sayyaf, mga minamahal ko, na palayain ang 21 mostly European si Padre and hostages, mga minamahal ko, na sila'y palayain, mga minamahal. Napaka-imposible, mga minamahal ko. Matitigas ang puso nun, mga minamahal ko. Bakit sila ron, wala silang dala. Ang dala nila ay salita ng Diyos. Grabe pag-ibig ng ating dearly beloved na lupa pastor. Masasamang tao yun. Makriminal yun, mga minamahal. Pero ang dinala ng ating dearly beloved na lupa pastor, ang pag-ibig ng Diyos, dinala sa kanila ang salita ng Diyos. Mga minamahal ko, hindi nila tinignan kung ano mangyari at magaganap sa kanilang buhay doon. Mga minamahal ko,
ang kanila pag-ibig na nagumapaw, ang gusto nila ay may paabot sa kanila ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Oh, nagdala ng mabuting balita at hindi pa yan. Oh, nagdala pa nga sila ng pasalubong para doon sa kanila, mga minamahal. Sipin niyo yan, mga minamahal. Ganun ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon para sa taong makasalanan, mga minamahal. Hallelujah. Handang mamatay, mga minamahal, para sa kaligtasan ng iba, mga minamahal. Pero dahil ang mahal na Panginoon, habang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, habang ginaganap mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, habang naglilingkod ka, hindi ka pababayaan ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, mga European na ito, mga minamahal ko, sila po ay kinidnap, mga minamahal ko, ng mga busayap. Doon po sa Saba, year 2000. At dinala sila doon sa hulo-sulo, mga minamahal ko. Oh. Na kung saan, mga minamahal, nung sila nandun na, upang ipatubos, gawin nilang palitan ang plano nila, ito'y gawing pera, palitan ng ransom, mga minamahal ko, para sa kaligtasan nila. Pero nung dumating ang ating dearly beloved Pastor Banji Swilis Strad Almeda, that time prophet of a loving God, kasama ang 12 prayer warrior, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanilang mga puso ay hinipo at pinalambot ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Kaya habang tumatagal sila roon, mga minamahal, dumating ang pagkakataon, mga minamahal ko, yung mababangis na yon ng mga tao, mga minamahal ko, naniwala sila na ang ating dearly beloved normal pastor ay tunay na propeta ng ating dakilang Diyos. Oh. Hindi sila basta-basta makumbinsi kasi marami silang sinubukan. Mga evangelist din, mga pastor din, mga minamahal ko. Pero nakita nila ang ating dearly beloved normal pastor tunay na propeta ng Diyos. Bakit? Hindi nagtatagumpay ang kanilang mga almas, mga minamahal ko. Oh. Hindi nagtatagumpay mga kanilang mga baril. Ang kanilang mga matatalim na pamuksa, mga minamahal ko, hindi rin nagtagumpay sa kanila, mga minamahal, hallelujah. Oh, bakit? Makapangyarihan ang mahal na Panginoon kasama ng ating dearly beloved Honorable Pastor Banjil Spiritus Tad Almeda, mga minamahal. Praise God. Kaya, mga minamahal ko, ang mission na ito, mga minamahal ko, ay nakilala sa buong mundo, mga minamahal ko. Na kahit siya ka pumunta, alam nila yan na nangyari, mga minamahal. Oh. Kapag sinabi mo ang ating dearly beloved normal pastor, ang pangalan ating mga pastor, sinasabi agad nila, ayong pumunta roon sa Abu Sayyaf. Alam nila agad, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya nabantog lalo ang iglesyang ito, mga minamahal ko, ang church na ito. Dahil sa himala na yan, mga minamahal ko, marami nagising na pananampalataya, mga minamahal ko, napatunayan nila na sa panahong ito, meron pa palang tunay na propeta ng Diyos, mga minamahal, na sa panahong ito, mga minamahal ko, totoo pala ang kapangyarihan ng Diyos. Merong Diyos na nag-iingat, mga minamahal ko. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang dami mga patutuwa, mga minamahal ko, kahit saka pumunta. Tanda ko, mga minamahal ko, nung kami inassign sa Taiwan, mga minamahal, kahit yung mga taxi driver doon, pag nakakausap mo, pag binabanggit mo ang pangalan ng ating dearly beloved na Lord Pastor, mga minamahal ko, sinasabi nila, yan ay tunay na propeta ng ating dakilang Diyos. Kahit siya pumunta, mga minamahal ko, Singapore ka, mga minamahal ko, Middle East, mga minamahal ko, pag binanggit mo ang pangalan ng ating mga pastor, kilala nila, mga minamahal ko, na siya ay totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Sila'y naniwala, mga minamahal ko. Ay kung maniniwala na lahat ng tao, mga minamahal ko, hallelujah sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, ay talagang walang magiging problema na darating itong dumating na problema ng ito, mga minamahal ko. Praise God. At ikit sila at sila'y magkaroon ng kaligtasan. Pero mga bagay na ito, mga minamahal ko, ay talagang ito'y nakasulat na mangyayari at mangyayari, mga minamahal ko, mga kalamidan, ang kahirapan, mga minamahal, sapagkat ito nga ay mga tanda na malapit ang darating ang ating dakilang Diyos.
Everybody say, praise the Lord. Yes, sa buhay natin, mga minamahal ko. Hallelujah. Patuloy tayo maglingkod sa malapinon. Hindi tayo naglilingkod basta-basta lang, mga minamahal ko. Hindi tayo nagbabaka sakali. May mga preba, may mga ebidensya na patunay na tayo po ay nasa totoong gawain ng ating dakilang Diyos. Walang pag-alinlangan, mga minamahal. Dahil kung hindi tunay na propeta ang ating mga pastor, hindi na makababa yan, mga minamahal. Mula doon sa mga bandidong Abu Saib na yan, hindi na sila makababa, mga minamahal. Doon pa lang, mga minamahal ko, baka pinaplano pa lang nila umakyat, hindi sila makakyat. Bago sila dumating doon, baka mamatay na sila. Pero sila ay nakarating doon at nakabalik, mga minamahal. Praise God, patunay, hallelujah, ng ating mga pastor, tunay na propeta ng ating dakilang Diyos. Tunay ang ating gawain, mga minamahal. Kaya walang pag-alinlangan. Anong pag-alinlangan natin, mga minamahal? Walang pag-alinlangan. Nandiyan mga prebatibidensya, mga himala, nakikita natin. Naranasan natin sa buhay natin. Tayo mismo ay nakaranas. Kaya huwag natin kalimutan ito, mga minamahal ko. Yung kamanghamangang gawa ng Diyos sa buhay natin. Alalahanin po natin lagi yan. Sa panahon na yon, ang mga Israelite, nakita din nila mga himala sa buhay nila, mga minamahal ko. Sa kanila paglalakbay, for 40 years, naglakbay sila sa wilderness. Nakita nila himala ng malapay noon. Na kung saan sila po ay pinapakain ng malapay noon, hindi sila naganap buhay. Bumababa ang mana mula sa langit, sila ay pinapakain ng malapay noon. Ang makasuotan nila, mga minamahal ko, yan po, mga minamahal ko, ay pinalalaki yung mga bata, mga minamahal ko, lumalaki ang mga sandalya, mga damit, sumasabay na yon, mga minamahal ko. Binibihisan sila ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngunit nakalimutan nila mga himalang yon, mga minamahal. Sila nagimagsik sa ating dakilang Diyos. Kaya pag nakalimutan mo mga himala ng malapay noon, manghihina ka sa paglilingkod sa Diyos. At magreklamo ka na, mga minamahal ko. At paging gaya ka na maestralita at sila naging magsik, mga minamahal. Kaya nga, laging inaalala natin ito. Kaya nga, taon-taon, mga minamahal ko, ipinagdiriwang natin, mga minamahal ko. Praise God. Ang Talipaw Peace Mission na ito, mga minamahal ko. Ang successful Talipaw Peace Mission na ito, pinagdiriwang natin, mga minamahal. Praise God, upang di natin malimutan. Ang dami natin pinagdiriwang. Church anniversary, nagpapasalamat tayo, mga minamahal ko, dahil tayo tinawag ng mahal na Panginoon sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, eh kung di tayo tinawag ng mahal na Panginoon, asan tayo ngayon? Baka nandun pa tayo sa dati natin pananampalataya na walang katiyakan sa kaligtasan. Nasa reliyon, mga minamahal. Pero tayo po ngayon pinagpala ng mahal na Panginoon, nandito tayo, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, mga minamahal. Nagtatamasa ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Nagsigaling ang makaramdaman. Nagbago ang mga buhay. Higit sa lahat, nagkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan. Anong sabi ng Biblia? Sa Psalms 106 verse 7, Psalms 106, verse 7. Our fathers understood not thy wonders in Egypt. They remembered not the multitude of thy mercies, but provoked him at the sea, even at the Red Sea. Amen. Amen. Mga awit, kabanatang 106, talatang 7. Hindi naunawa ng aming mga magulang ang iyong kapabalaghan sa Egypto. Hindi nila inaalala ang karamihan ng iyong mga kagandang loob, kundi naging mapaghimagsik sa dagat sa makatuwid bagay na dagat na mapula. Amen. Amen. Napahamak ang mga Israelita. Hindi nila naabot ang lupang pangako ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko. Sa dinami-dami nila, mga minamahal ko, si Caleb at si Joshua, mga minamahal, sila lamang po ang nakaabot doon sa lupang pangako na pinangako natin ng kilang Diyos.
Sapagkat sila'y nagimagsik, sabi ng Biblia, mga minamahal. Hindi nila inalala ang mga kababalaghan at mga himalalang Diyos sa buhay nila, mga minamahal ko. Hindi nila napag-unawa, sabi rito, ng aming magulang iyong mga kababalaghan sa Ehipto na inilala ng karamihan ang kagandang loob ng ating dakilang Diyos. Nakalimutan nila, hindi nila inalala ang kabutihan at kagandang loob ng malapit sa buhay nila. Kaya tayo po mga mananampalataya, ang dami natin dapat alalahanin na makakabutihan ng Diyos. Ang dami natin dapat pasalamatan sa mahal na Panginoon. Ever say praise the Lord. Kung pipilangin mo yung mga pagpapala na tinanggap mo, mga minamahal ko, hindi matatapos sa maghapong ito. Everybody say, praise the Lord! Oh. Na lahat tayo ay tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Walang miyembro, mga minamahal ko, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na hindi pinagpala. Lahat ay pinagpala ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Praise God. Ang daming pagpapalang tinanggap natin. Mga himala na nangyari sa buhay natin. Nakita natin at nasaksihan, mga minamahal ko, na yan ay huwag natin kalilimutan. Lagi natin pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, hindi lang sa tuwing panahon, mga minamahal ko, na merong ganitong okasyon, mga minamahal ko, na pagdiriwang ng mga anniversary, katulad nitong 21st anniversary ng Talipaw Peace Mission. Hindi lang natin sa panahon nito alalahanin. Lagi natin alalahanin ang mga kabutihan ng ating dakilang Diyos sa buhay natin. Mga minamahal, kung paano tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sa panahon na ito, mga minamahal ko, lahat ng ating magawain ay ginugunita nila at inaalala ang mga himalang ito, mga minamahal ko, upang hindi maalis sa atin ang ginawa ng mahal na Panginoon sa ating banal na gawain. Mga minamahal, taon-taon yan, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat tayo binigyan ng tunay na propeta ng ating dakilang Diyos sa ministeryo ito, mga minamahal. Hallelujah. Awitan po natin ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Tandaan po natin, tapat ang ating mahalapin sa buhay natin. Magpakailanman, hindi nagkukulang malapay ng sa buhay natin. Yung kanyang mga pangako, pagliligtas, kagalingan, mga minamahal ko, nandyan lang yan. At kung tayo susunod at patuloy maglingkod sa malapay noon, mararanasan natin ang mga pangakong ito ng ating dakilang Diyos. Kung paano sa buhay, natunay na propeta ng ating dakilang Diyos, ang katapatan ng malapay noon ay naranasan po nila, mga minamahal. Ang mga pangako pagliligtas ng mahal na Panginoon, naranasan nila. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, kailanman, mga minamahal ko, ay hindi nagbabago ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang mahal na Panginoon, hallelujah. Awitan natin ang mahal na Panginoon.